ay papasok kami sa tagong kuweba dito sa buhay. Lamig ng tubig, guys. Sa video na to ay masusukan ng kamay ng loob. Tapag! Determinasyon. At lakas ng loob. Ang boobs ay makikita lamang sa mountain province ng Maasim. At may layo itong mahigit 14.6 kilometer na mahigit 2 oras pang biyahe galing sa province. At bukod sa hindi pa nakasimento, napakahirap ng daan dito. Napakalisod ang daan! What the fuck? Halipas ang 3 oras ay nakarating na tayo sa ating destinasyon. Ngayon maglalakad naman tayo patungo sa kuweba. Let's go! Dahil naging part na rin ito ng tourism, maraming tao na rin na nakapunta. Kaso, nagkalat ang basura. Attention po sa mga pumupunta dito. Huwag po tayo magtapon ng kung saan-saan ng basura. Tulad nito, nakakadumi ito ng ilog natin. Sayang. After 40 minutes na paglalakad ay nakarating natin tayo sa ating destinasyon, ang Bob Falls! Maliban sa kuweba, ay may tinatago rin pala itong paraiso. Nasa mala crystal blue nitong tubig ay talagang mapapawis lahat ng pagod mo. Sa video na to ay kasama ko si Biyahe Raong Kabot. Di ko magagawa ang video na to na wala siya. Kaya please, follow and subscribe! At ito na pala ang dala namin gamit. Flashlight, tripod stand, DJI gimbal, pagkain, itak at damit. So bago kami papasok sa kuweba guys, ay kakain muna kami ng manok. Let's go! Kumain na muna kami para may lakas kami bago pumasok. Tapos na kami kumain at wala kaming tubig, so dito na lang kami iinom. Ang tubig na to ay malinis dahil galing ito mismo sa kuweba. Nasa ang nature spring. So ready na kaming pumasok sa kuweba. So without no further opening to, simula na natin tong challenge to. Let's go! Papasok na kami. Ito yung dalawang flashlight. Papasok na kami at napaka-challenging ng daan dahil halos isang tao lang ang makakasya. Napakaliit ang daan dito guys. Nahihirapan ako dahil may dala akong bag at hindi ako gaano makagalaw. Guys, as you can see, andito na kami sa loob. So, kailangan yung ilaw namin. So, kunin mo na yung isang ilaw dahil ang dilim. Ayan guys, malino na yung ilaw namin. Ito na yung kinuha ko dahil masyadong madilim yung isa. So, explore na natin tong kuweba na to. Let's go. Nagpatuloy na kami at makikita nyo, first entrance pa lang ay nakayuko na kami. Ito niya. At biglang may napansin ako. Itim na galing sa apoy. Marahil may una na din nakapasok dito dahil may naghaling dito. Siguro marami na rin nakapasok dito, pero di lang natin alam. Ito yung pinaka-extreme na challenge na ginawa ko. Eh, siguraduhin mo mag-like, share, and subscribe ka sa channel ko. Dahil first time kong gumawa ng buwis-buhay na video. Maganda pa naman yung sitwasyon dito, guys. As you can see, kaya ko pang tumayo. Pero baka pagdating natin doon sa dulo, baka hindi na tayo makatayo. Kaya sabi niya, habang papalayo, paikli yung daanan. Naging maingat kami sa aming paglalakad dahil bukod sa madulas ang bato, madami ding matutulis. So ito pong daanan natin. Kailangan natin gumapang bago makatasa tayo. Ganto kaliit ang daanan, pero di lang yan ang unang pagsubok natin dahil may mas maliit pa dyan. So, gaya ng sinabi ko kanina guys, so gagapang na tayo. So, mababasa na talaga tayo nito. So, paunahin natin si Kaherong Kabos. Pag na ito, mabasa! Labi ang dalita ng gamit. Okay, so let's go. Dito na part ay pinauna ko si Kaherong Kabos. So it's my turn guys. So matapos niyang makapasok ay agad naman akong sumunod. Napakahirap ng sitwasyon ko. Dahil bukod sa nakayoko ako, iniwasan ko pang mabasa yung mga gamit. Kaya? Ha? Kaya? Kaya? Mabasa naman. Okay lang ha? Kaapoy na kayo. Halos kalating oras na kami sa loob, kaya ramdam ko na ang hirap at pagod. So guys, may nakasulat dito. Iwan ko. Ito, RDY Dodo. Di namin alam kung sino nagsulat nito, kaya nagpatuloy na lang kami. Habang papalayo ng papalayo, ay paliit na lang paliit yung daanan. Tayo na. Kapuyan yung trabahuan eh. Nakahiga na talaga ako guys. Hindi na ito joke. Hindi na ako makatayo. Hindi na ako maka nakahiga na ako guys. Para maka atay. So yung bag namin ay iniwan na namin doon dahil hindi na makasin ang liit na ng daanan. Parang gusto ko ng sumuko, kaso
Ang goal namin sa video na to ay mahit ang dulo ng kuweba. Sa sobrang liit na ng daanan ay halos mabasa na yung buong mukha ko. Sa wakas, medyo malaki na yung space dito guys. Hindi na mahirap. Hindi ko na alam kung ilang kilometer na yung nilakad namin dito. Liyo pa kayo, May. Ang buong akala ko ay malayo pa kami sa dulo. Kaso... Ano, wala na. Wala na daan. Sa wakas, nakarating na rin kami sa dulo ng kuweba. Guys, andito na kami sa pinakaloob. Wala na kami makitang daanan, maliban na lang dito sa isang maliit na butas na halos kasya lamang ang isang ulo. Ngayon ay sisisigin niya ang maliit na butas para malaman kung may malaki pa bang space doon. Dapat na, pwisto ya? Pila ka mukha kasya, Dra? Hala? Dagan? Maklam, Dra. Dawa na ka mo. Ay, wala na dyan. Ang tagal lumabas. Baka naghanap pa siya ng bulawan dyan sa loob, guys. So, lalabas niya si Berong kabus, guys. Ayun. Wow! So, congrats na atin dyan dahil nahit natin ang pinakadulo ng kuweba na to. Yay! Ang saya ko dahil sa lahat ng hirap at pagod na dinanas namin, ay nakarating din kami sa dulo. But wait! Hindi pa dyan natatapos ang video. So guys, papalabas na kami ng kuweba. Mahigit na sa isang oras na kami sa loob, kaya... So babala sa mga pupunta dito guys, wag na wag kayo magtatagal dito dahil habang magtatagal kayo dito, ay yung oxygen ay lalong papaliit ng papaliit. Kaya nagmamadali kami, baka mahilo kami sa loob at hindi na makahinga. At dahil halos kanina pa kami nakababad sa tubig, ay halos nanginginig na ang aming katawan. At makalipas ang ilang minutong paglalakbay, ay may nakita na rin kami ni Wanda. Ay mga kabuuan. At chipbags! Wala kami nakita ang treasure dito pero napakasulit ang experience ko guys. Subscribe to my channel.